Hello mga kabarkada! Ngayong video ay mag-question and answer tayo. So tungkol to sa mga itlog ng mga African lovebirds. So marami kasi na problema na tungkol doon sa kanilang mga itlog ng kanilang mga alaga. Bali, ang dami daw kasing mga hindi magagandang nangyayari doon sa kanilang mga itlog. So ngayong video, kung meron kang problema sa mga itlog ng inyong mga breeder, itong video ay para sa inyo. Bali, tutukan nyo lang itong video hanggang dulo para malaman nyo lahat ng pwedeng gawin para maiwasan yung mga ganitong senaryo. So, simulan na natin ang question and answer. Tara na, let's go! So, unang tanong agad tayo kay Raddy Baybay. Ang tanong niya dito, may chance ba daw na limliman pa ng hen ang mga itlog kapag nagbago daw ng nest box? Tapos, kung hindi naman daw, pwede ba ilipat yung itlog doon sa ibang breeder na wala pang itlog? Bali, ang sagot dyan ay parehas hindi pwede. Okay? Kasi, ganito lang yan. Kapag pinalitan mo yung nest box, kunwari yung breeder mo, pinalitan mo ng nest box na may itlog, mag-iiba yung amoy ng kanilang nest box dahil nawala yung mga nesting materials nila, yung mga inipot nila doon sa nest box na yon, basta magbabago yung amoy. Mawawala yung pagiging territorial ng mga breeder mo kapag meron silang itlog tapos binago mo yung kanilang nest box. Bali, hindi pwede na palitan yung nest box habang itlog pa yung mga alaga nila, yung nasa loob ng nest box. Tapos, yung isa pa dito, na ang sabi niya kasi, pwede daw ba ilipat yung mga itlog doon sa mga breeder niya na wala pang itlog? Ayan ang hindi pwede. Kasi, paano kung ang paglilipatan mong itlog ay wala pang experience na maglimlim or bumuhay ng mga inakay? So, hindi nila alam ang gagawin yung mga ibon kasi wala pa silang experience kung ano ang dapat gawin sa paglilimlim o kaya sa pag-aalaga ng mga inakay. So, hindi din pwede na ilipat yung mga itlog doon sa mga walang itlog din. Mas okay kasi kung ililipat mo yung itlog doon sa may kasabayan. Okay? Kunwari, anim ang inyong breeder. Dalawa ang may itlog na. So, yung isang may itlog, ililipat mo yung mga itlog niya doon sa may isa pang breeder mo na may itlog. So, dadami yung itlog ng isang breeder. Tapos, saka mo pwedeng palitan yung nest box na tinanggalan mo ng itlog. Okay? So, yung pangalawang breeder mo na may itlog, dahil meron siyang sarili niyang itlog, tapos nilagay mo yung itlog ng una mong breeder, so foster ang tawag doon. Bali, ayun ang pwede. Pero wag mong gagawin yung ililipat mo yung itlog doon sa walang itlog dahil hindi nila mabubuhay yan. So, kahit proven yan, basta walang itlog yan, hindi maglilimlim yan. So, ayun ang mga hindi dapat gawin lalo na kapag may mga itlog. Okay? So, next question tayo. Nasaan daw ang aking first breeder? So, yung first breeder ko ay ito. Yung back-to-back pale, post-pale palo. Tapos, isinamaha. Pangalawa kong breeder. So, ayan sila. So, next question kay Brian Ebero. Ang tanong ni Brian Ebero dito, kapag ba may inakay na, yung pagkain ba ng ibon sa isang araw, kailangan ba madagdagan? Kagaya ng oat growth, jockey oat, saka sunflower seeds. So, syempre, kailangan bukod-bukod ang inyong patuka, lalo na kapag may inakay. Para syempre, madaming patuka, madaming makakain ang mga inakay. Kailangan kasi kapag may mga inakay na, binubugbog sila sa pagkain. Dahil kailangan ng madaming nutrients or benefits na nakukuha yung mga inakay para mabuhay, para lumaki ng maayos at syempre maging healthy din si yung mga inakay. Kaya mas maganda kung bubugbugin nyo sila sa pagkain kahit yung breeder nyo. Kasi lahat, buong araw, buong gabi, magpapakain yan ng mga inakay nila. Kaya kailangan
babad sila sa mga pagpatuka. Okay? So, kung meron kayong oat growth, jackie oat, at saka sunflower, mas okay yan. Mas mataas ang fats, mas mataas ang proteins. Okay, mas okay yan. Dahil madaming makukuha ng mga benefits yung mga inakay. Goods yan, goods yan. So, and next question tayo kay Lizelle Nieto. Ang tanong niya dito, paano po kung hindi napipisa yung eggs nila and kinakain yung eggs? So, wala akong experience sa kinakain ng yung itlog. Wala akong experience sa kinakain yung itlog, pero na-experience ko na yung hindi napipisa yung itlog. So, si Maha, meron siyang apat na itlog nung nakaraan na naka-foster, pero hindi niya pinisa. Ano ang problema? Dahil sa kalokohan ko. Silip ako ng silip, hawak ako ng hawak ng itlog, tapos talagang iniilawan ko araw-araw, yung ganun ba? Tipong hindi ako mapakali dahil gusto ko mabuhay yung mga itlog. Ayun ang pinaka mali kong ginawa. Kaya kung kayo ay hindi makapagpigil, kailangan nyo magpigil. Okay? Kasi malaking kasalanan kasi ang pagsilip sa nest box ng mga breeder natin kung meron silang itlog na nililimliman or meron silang mga inakay na sinusubuan o pinapakain. Okay? Kaya okay na yung ano, yung nakita mong may itlog. Okay na yun. Unang silip mo, may unang itlog na. Silip ka ulit next week. Bali, isang beses ka lang sisilip sa isang linggo. Mas okay yun. Ganun na ang ginagawa ko ngayon. Kita nyo naman, nakapagpapisa si Maha ng apat. Nang walang problema. Tuloy-tuloy yung pagkakapisan ng mga itlog dahil nag-adjust ako sa sarili ko. Isang beses ako tumitingin sa isang linggo para ma-check kung ano yung mga status ng mga itlog or ng mga inakay. So, mas okay kasi kung iniisip natin na mabuhay yung mga itlog. Sa pamamagitan, syempre, ng pagtitimpi or yung pagpipigil ng pagsilip sa nest box. Okay? Ayan kasi ang isang dahilan kaya hindi napipisa yung mga itlog dahil nabugok na kakasilip natin. Ayun. So yung kinakain naman yung itlog, wala akong idea dahil hindi ko pa siya na-experience. Pero kung siguro kaya kinakain ng ano, yung mga egg, siguro nakukulangan sila sa calcium or sa fats. Ewan ko lang, wala akong idea. Kung may idea kayo kung bakit kinakain yung egg ng mga African lovebirds, ng mga parents, i-comment nyo lang yan. Siyempre, except naman sa stress, di ba? Ang common na ng stress na reason sa mga ganitong pangyayari. Ano pa ba yung mga ibang dahilan? So, next question tayo kay Cyril Mamaril. So, ang tanong niya dito, ano daw ang gagawin? Pag naapakan nila yung itlog, 5 egg po yun, lahat po nawala dahil naapakan nila. Sayang lang po dahil yung isa fertile, pero yung isa mabubuo, kaso naapakan lang daw. So, dito pa lang sa comment mo, alam ko na ang problema. Ayun. So, dahil alam mong naapakan nila yung mga itlog, ay isa lang naman ang rason niyan. Kakasilip mo. So, sinilip mo, nakita mo inaapak-apakan na yung itlog dahil naiistorbo mo sila sa paglimlim. Ayun na yun. Ayun na yung pinakaunang mali mo doon. Pag silip mo, nakita mo na inapakan yung mga itlog. Kawawa naman yung mga itlog. Dahil nabulabog mo yung hen o yung inahin na naglilimlim para mabuhay yung mga itlog. So, ayun ang pinakamali natin sa ano, sa pag-aalaga ng African lovebirds kapag tayo ay naiinip or nai-excite. Kasi yung exciting na yan, oo, nakaka-excite. Nakaka-excite na magkaroon ng itlog yung mga alaga natin. Pero, yung excitement natin na yan, ayan yung sa atin eh, malulungkot. Ayan yung magbibigay sa atin ng lungkot kapag hindi tayo nabigyan ng mga tama, di ba? So, kailangan lang naman natin na mag-adjust sa mga alaga natin. Hindi lahat ng oras ay tayo ang dapat masunod, yung tipong ganun ba? Mas okay kasi kung, oo nga, yung tulad nga kanina, nakita mo nang may una na silang itlog, hayaan mo na ng isang linggo.
hayaan mo na maglimlim ng isang linggo. Next week, silipin mo ulit kung ilan ng itlog na lilabas. Tapos, kapag nakita mo na next week, tigil ka na ulit ng isang linggo. Ganun lang naman. So, mag-a-adjust ka sa sarili mo, hindi yung ibon yung mag-a-adjust sa'yo. Okay? So, kung ito yung issue mo na limang itlog na wala dahil naapakan nila, ayun nga, nasa sa'yo na ang problema, kakasilip mo yan kasi nakikita mo na inaapakan yung itlog. Okay? So, baguhin mo na yan. Huwag mo na yan ituloy-tuloy dahil mahirap yan. Lalo na kapag paano kung naging maselan ang ibon mo, hindi ka nabigyan ng mga inakay. So, ayun lang naman ngayong video guys. Sana may natutunan tayong bago at sana ay naliwanagan tayo sa pag-aalaga ng mga itlog ng African lovebirds. Oo, nakaka-excite magkaroon ng inakay ng mga itlog, pero tayo na mismo yung gumagawa ng paraan kung bakit hindi nabubuhay yung mga itlog at yung mga inakay. So, huwag na natin bulabugin yung mga alaga natin. Hayaan natin silang maglimlim. Hayaan natin sila bumuhay ng mga alaga. Okay? So, mag-shoutout sa tayo. Shoutout tayo kay Oreo, kay Mark Harvey de la Cruz, kay Daniel Kayanan, kay Jopel Chua, kay Lawrence 19, kay Kimwell Maranata, kay Estong Jedormio, kay Adrian Tanay, kay Aisha Valles, kay Leonardo Villalon Jr., kay Kenryu Javier, kay Jerry Torno Jr., shoutout din kay Dennis Balabas, kay Cyril Mamarel, kay Velmark Ann, kay Mark Joseph Caparas, kay Joaquin Enwan, kay Ron Michael, kay Wendell Bagsig, shoutout din kay John Curl Panganiban, kay Florence Aquino, kay Celine Menciano, shoutout din kay FRMJ Palaboy, kay Prince Kiel Tatel, kay Daryl Lazo, kay Bernard Diaz, kay Steven John C. Quiason, kay Radi Bye Bye, kay Kian Andrew Rojas. Shoutout din kay Enzo Maka, kay Nognog TV, at shoutout kay Leno Basyong. So kung gusto nyo magpa-shoutout, comment lang kayo at isa-shoutout namin kayo kada video namin. So alam nyo na guys ha, huwag tayong maging excited, huwag tayong mapakali. Dahil kung gusto natin mabuhay ang mga itlog or mga inakay, tayo ang mag-a-adjust. Okay? Lagi natin itatak sa isipan natin yan dahil ayan lang ang sagot para mabuhay yung mga itlog at inakay. So, ayun lang ngayong video. Salamat sa mga sumusuporta. Mag-ingat pong lahat and we'll see you on the next video.